Gaano nga ba kahalaga ang tubig sa atin? Malawak ang karagatan ng Pilipinas na umaabot sa baybayin ng 17,640 kilometro at 266 milyong hektaryang coastal waters at 193.4 ng karagdagang bahagi na nagmumula sa karagatan. Ginagamit natin ang tubig bilang panginom, panligo at maging sa pagkain. Bagamat kahit ganito kalaki ang ating yamang tubig, 9 million out of 101 million ay gumagamit ng unimproved at diligtas na tubig. 19 million naman na ang kulang o lacking of access to improved sanitation. Nung tumating na po ba kayo sa inyo ng lugar, madumi na po ba yung tubig? Ay, hindi po. So, okay na siya. Well, ganito na siya. Pero, paano po nakita ang nasira? Ang mundo ay binubuo ng tubig at lupa, sapagkat 70% ng mundo ay tubig at 30% naman ang lupa. Dahil dito, napakahalaga ng tubig sa atin dahil dito nanggagaling halos lahat ng yaman ng mundo, lalo na sa ating bansa. Ngunit may mga ilat ilang mga sanhi na kung saan ang yamang tubig ay sinisira. Nanganganib ang ating yamang tubig dahil sa polusyon na dulot ng basura, mga pabrika, dumi galing sa kanal at asido na galing naman sa ulan. Ang lahat ng mga dulot na ito ay nagagaling sa aksyon ng mga tao. Marami ang epekto ng polusyon sa tubig, ang mga buhay, isda at coral reefs. Habang lumalaki ang pisyolohikal na pangangailangan ng bawat tao, tulad ng pagkain, ay dumadami din ang mga basurang tinatapon natin. Ang mga basurang ito ay nagdudulot ng mga nakakahawang sakit. Sa maduduming tubig, nangingitlog ang mga lamok. Sa pagdami ng mga lamok ay ang pagdami rin ng mga pagkakataong magkaroon ng mga sakit tulad ng influenza, dengue, Japanese encephalitis at iba pa. Ngunit di lamang ang mga hayop sa ilalim ng tubig ang naaapektuhan, pati na rin ang mga hayop din na kumakain ng isda. Kasama na rito ang mga tao. Maaaring mabigyan ng sakit na galing sa isda at mapasa sa bawat hayop. At ang malala, maaaring maipasa sa ating mga tao. Napakahalaga ng tubig sa atin, sapagkat di tayo mabubuhay kapag wala ito. Tulad nga na sinabi kanina, mahalaga ang tubig sa pagkain maging sa pag-inom. Paano na lamang kung nakainom ka ng madumi na tubig o kaya na may nakapagluto na ang gamit ay madumi na tubig? Maraming masamang epekto kapag ikaw ay nakainom ng maraming tubig. Sa kasamang palad, dito nahahantong ang mga buhay ng mga taong nakainom ng maraming tubig. Sa tingin niyo po, ano po yung masamang epekto ng kung ano niya, kasi ano yun, siyempre, ano sa atin yan masamang pollution sa atin yan, nagdudulot ng mga dumi na yan, so dapat hindi talaga diyan yan. Dapat talaga, meron sanang na talagang nililinis yan. Kasi sa iba nililinis yan Tulad sa Kulilan, nililinis sa Kulilan yan. Inaano ng mga barangay. Mga barangay ang dapat na ano dyan. So, kasi unang-una, yung karamihan na yan, ay
may dulot sa ano natin yan, sa kalusugan natin, may dulot na masama. Ngunit huwag mag-alala dahil hindi pa huli ang lahat. May mga paraan naman upang maiwasan ang polusyon sa ating katubigan. Tulad ng pag-iwas ng pagtatapon ng basura sa ating katubigan o kahit saan man to, paggamit ng tubig sa tamang paraan at pagtanim ng mga halaman at puno at ang pagsunod sa batas ng gobyerno ukol sa pag-iingat sa ating yamang tubig. Napakahalaga sa tubig sa atin at dapat lamang natin itong bigyan ng respeto sapagkat may buhay din ito at ang kasaalay-alay ang ating buhay dito. Amen.